Hello, good afternoon po sa lahat. Okay po, ang ginawa ko po itong video ito para po dun sa mga nagtatanong kung ano ba talaga ang forsage and then paano po siya gagawin and then bakit kako kami kumikita dito. Okay? To be honest, kaka-join ko lang po dito sa online business na ito. Bali, today is my 6 days. And then, sa loob po ng 6 na araw, meron na po akong 16,000. Okay, totoo po yun. And then, diretso po kasi yun sa wallet. So, para po sa mga nagtatanong, ano ba ang forsage? Okay, ang forsage po ay isa po siya sa online business po na into cryptocurrency. Kung ikaw po ay may karanasan na, or let's say you've been into Bitcoin before, kung nagagawa ka ng mga Bitcoin na mga online, so maintindihan mo ito. Pero kung doon sa mga baguhan po, kung ano po yung Bitcoin, or ano ba yung Ethereum, ano ba yung cryptocurrency, okay? Yun po yung online business po na ano siya, na nasa online na, nakakong talagang pure online lang talaga siya. Kaya hindi din ito pwede kung wala kang internet o hindi ka makapag-access din dyan sa mga gadget niyo, okay? Because ay ito po yung pinakaunang kailangan po dito. Na kailangan niyo pong ma-download, na siguraduhin ma-download niyo po sa lahat ng mga Android gadget, yung Trust Wallet. And then sa lahat naman ng mga iOS users, especially sa mga Apple, ang kailangan niyo i-download is yung token packet. Okay? So, ano yung forsage? Ano ang forsage? Ang forsage po, napapabilang siya sa mga cryptocurrencies. So, sa mga wala pang kaalam-alam ko, ano ba yung cryptocurrencies? Yung cryptocurrencies po, yun ang mga nasa online na mga business po na hindi po alam ng lahat. Kasi especially, pag wala ka namang internet, hindi ka din pwede dito. Kasi numero uno kailangan dito, kailangan kang makapag-download ng Trust Wallet para sa mga Android user, and then token packet para sa mga Apple user. Okay, kasi hindi pwedeng i-download ang Trust Wallet doon sa kung naka-iPhone ka. So, mayroon siyang dalawang choices. So, yun ang mga kailangan. So, numero unong kailangan nito is internet. Okay, napapabilang ang forsage po sa cryptocurrencies. We're earning Ethereum dito. Ethereum po yung ang currency na ginagamit dito. Yung Ethereum po, yun ang pangalawa sa Bitcoin. If you heard about Bitcoin, kung ikaw ay napapasali na sa mga nakaraang mga trading, alam mo po yun. So, kung alam nyo din po kung gano'n na po kamahal ang Bitcoin ngayon, super laki na po ng amount niya. And then, pangalawa po sa cryptocurrency ngayon ang Ethereum. So, yun po ang inaano namin dito. Ito bali ang pinagkakitaan namin dito is Ethereum. Kung isipin po natin, mga last 5 days, yung Ethereum po sobrang medyo mababalob yung presyo niya. And then pero as of today po, nasa isang Ethereum po is cost of 12,000. So isipin niyo po pag marami ka ng Ethereum na nalikom. Okay? So maybe sabi natin ilikom mo na yung mga Ethereum mo and then after 1 year mo sa gamitin. Hindi po natin maiisip kung gaano na siya kamahal that time or maybe that year. Baka sober triply or quadruplet na yung presyo niyan. So gano lang po siya kasi alam niyo naman po na minsan nang ang sa mga cryptocurrency po, bababa at saka tataas po yung presyo nun. Okay, so we're back to business. Itong forsage po ay Ethereum. Okay, so Ethereum siya. Sa mga nagtatanong po na ano ba yung klase ang forsage? Okay, uulitin ko, nasa cryptocurrency po siya. And then, napabilang po tayo sa naka-smart contract po siya sa blockchain. So, what means nga na naka-blockchain? Anong ibig sabihin nun? Kasi po nasa blockchain kami, need to say, safety po ang program. Okay? Hindi po siya basta-basta ma-scam. Hindi po siya basta-basta pasukay ng ibang mga hacker dyan. As long po, hindi nyo po ibibigay yung price security code po ng mga wallet nyo. Okay? So, pag nasa blockchain ka kasi, talagang super secured yung business mo. Walang ni sino man ang makakapag-stop sa business. Kasi iba may nagtatanong, scam na naman ito. Baka naman bigla na nang magsara yan. No, hindi po ganoon. Kasi nga sa cryptocurrency siya and then napabilang po tayo sa blockchain, naka-smart contract po siya. So, ibig sabihin po noon, nakalista po siya or legally listed po siya sa mga cryptocurrency. So, which means, maski yung mga governor natin sa Pilipinas, wala po silang hawak dito. Hindi po nila ma-hold dito, even po yung SEC,
hindi po nila kaya po itong tigilan kasi nasa cryptocurrency siya. So anyone can join this business as long po kaya nyo po mag-download and then kaya nyo po mag-purchase ng Ethereum para po makapagsimula kayo. Okay? So, ganito yan. Pag na-member ka na kasi dito, parang sabihin mo ka ako, na natatakot ka, baka biglang nawala o nagsara. Alam mo kung ano lang reason na sabihin natin biglang nagulang, biglang nawala or nasara yung first edge. Alam niyo po ang ano lang po ang pwede makapagpasara dito. Kung ikaw po ay sobrang makapangyarihang tao na kailangan o makakaya niyo pong gawing sirain ang internet ng buong mundo o sirain ang buong gadget, sirain buong computer, sirain ang buong cellphone ng buong mundo, doon lang po mapapatigil ang Forsage. So, yun po ang kagandahan ng naka-blockchain na smart contract. Kasi pag naka-blockchain ka, nasa cryptocurrency ka, wala sino mang makapapagtigil sa'yo. So, isipin nyo po yung nakaraan, way 2016 nata, yung Bitcoin, kung gaano siya kamahal, kung ano yung presyo nun, nag-super doble-doble ang presyo niya ngayon. Ito nakakaintindi po dito, yung mga nag-cryptocurrency na po nung mga ilang taon po. But this time po, kung i-check nyo po siya sa market, ang Ethereum po, ang pumangalawa or the second na nasa cryptocurrency, ang nauna pa din po yung Bitcoin kasi nauna sila. So ito yung parang ginagawa ng way na ngayon na at least naaakyat sa market itong Ethereum. And then, ang Forsage po talaga is 100% ng kita mo is diretso sa wallet mo. And then, ito nga ang maganda. Kasi, ang Forsage po is decentralized. Hindi po siya centralized. Ano po yung kaibahan nun? Kasi pag centralized siya, yung mga ibang business na mga nasabihan natin dati, na sa tuwing may payout ka or may withdrawal ka, kailangan mo pang mag-request. And then, mag-aantay ka ng mga specific schedule para bago ka makapag-request ng mga payout mo, diba? So, yun po ang centralized. Which is, hindi po centralized ang Forsage. Okay? Ang Forsage po are decentralized. So, anong ibig sabihin yun? Nga sinabi ko na ang centralized is may request. So, pag nasa decentralized ka, ang program po natin, itong Forsage po is decentralized po siya. Meaning to say, wala pong boss, wala pong taong hahawak po dito. Ikaw po ang bahala sa wallet mo, ikaw po ang bahala sa kita mo, ikaw po ang bahala sa pera mo. Ganun po yun. So, pag once may kita ka na, is automatically, diretso na sa wallet mo. Bakit nga kasi? Diba, trust wallet po ang gamit. Ang trust wallet, yun na po mismo ang ginagamit mo, diretsong wallet na yun. So, 100% po ng kita mo dun, eh, papasok agad sa wallet mo. So, buo na yung iyong-iyo na yun, and then nasa sayo na yun kung gusto mo na siya talagang ilabas doon. Okay? So, nasa sayo na kung gusto mo, pagkakita mo, meron ka ng, kung gusto mo, i-withdraw mo na yung 1,000 pesos mo. Gusto mong ilabas. It's up to you. Pwede mong ilabas agad, pera mo naman yun. Wala namang hahawak doon. Okay? So, yun nga. Kabuuang kita mo po ay sa inyo. Right? So, walang titigil sa'yo, walang haharang sa'yo, kasi pera mo yan eh. Kaya nga ito nga, walang assigned person din para dito sa business na to. Okay? Pagpapasok ka, wala kang boss, walang ano, ang ano lang is may nauna lang sa iyo para mag-guide, katulad sa amin, na mag-guide sa inyo kung paano niyo siya gagawin. Okay? Kasi ang ano dito, wala talagang hawak sa pera mo. Sabihin natin, kaya mo namang maglagay ng, o mag-purchase ng sarili mong Ethereum, papasok sa trust wallet mo, then you can do it by your own. Pero kasi ang ginagawa lang namin, natulong lang kami doon sa mga wala pa talagang Ethereum na hindi nila kaya mag-purchase. Okay? So, paano ba ipo-purchase ang Ethereum? Ganito lang yan. Siguro doon mo din, aside sa meron kang trust wallet, i-download mo yung coins.ph para magpasok ka ng exact amount sa kanong kailangan mo. Sabihin natin mag-open ka ng isang slot. Okay? Mag-open ka ng isang slot. So, make sure magpapasok ka ng at least mga 1,000. Maglagay ka ng 1,000 pesos doon sa coins.ph mo and then ilipat mo yung pera mo doon sa trust wallet in order for you to convert yung peso into Ethereum. Okay? Kasi Ethereum po ang gagamitin natin pang purchase, hindi po peso. So, kaya nire-record namin yung coins.ph tapos yung trust wallet. Ganun lang po yun. And then, may iba din nagtatanong, bakit 1,000? Nakikita namin sa ibang mga video nasa 600, 700. Yes po, tama po kayo. Ganun po ang halaga ng Ethereum minsan.
Kasi magde-depend po tayo sa daily or hourly rating po. Minsan po yung Ether yung bababa siya. Sabihin natin mga nasa 600 plus, minsan naman nasa 700 plus, minsan naman nasa 800 plus. And then, to think of it, yung Ethereum po, dahan-dahan po siyang umaangat yung presyo. I-example ko lang po yung mga pinag-upgrade namin kaya gabi. Nagbigay ng 1,000, pero alam nyo nangyari, naging insufficient pa yung balance sila. So, umabot pa din po ng 1,100. Kasi bakit? From CoinsPH, transfer to Trust Wallet, may charge na yun. Okay? And then from trust wallet, pagbili mo ng Ethereum, and then pag ita-transfer na yun sa kung sino man yung contact person na, I mean kung sino man yung gustong magpa-member, and then pag purchase nila doon sa Forsage, meron yung gas fee. So yun po ang magpapadagdag doon sa binabayaran nyo, hindi lang po yung talagang exactly, kasi may bayad siya eh. Para bang sabihin natin ikaw, bumili ka ng, i-convert mo yung pera mo into US dollar, yung peso mo into US dollar. Don't tell me exact amount ang makukuha mo tapos paglipat mo ng pera. No, it's not like that. Okay? Unless na lang siguro kung site mo is libre, magta-transfer kayo sa libre. So, kaya nire-record namin talagang lalagyan mo siya ng sobra. Okay? So ganun lang po yun kung paano ka magsimula sa Forsage. Kailangan nilaman yung coins PH mo and then pasukan mo ng pera or pasukan mo ng yung tamang-tamang amount dun para sa pag-purchase mo ng Ethereum, depende po sa slots na kukunin mo. Okay? Okay, so sa iba naman nag-ano, paano po pala, paano kikita? Okay, ganito po yung Forsage. Mag-member ka kasi ng Forsage, meron kang slots na pagpipilian. Actually, ang slots dito ay from 1 to 12. Okay? So, every slots, palaki ng slots ang kukunin mo, nagdodoble yung presyo niya. Mag-example na lang tayo from yung first slot. Ang one slot lang kasi, nasa ano siya, sabi natin kasama na lahat ng gas fee, sabi natin minimum dun is 1,000. Okay, so nakapag 1,000 ka, mabubuksan doon ang matrix program, ang meron kasing matrix program, dito ang Forsage na pag-selling mo, automatically na mabubuksan yung X3 mo tsaka X4. Okay? Ano yung X3? Ang X3, yun yung mga direct invite mo. Doon yun papasok yung mga sa mga slot doon. And then yung X4 naman, yun po yung nagbibigay ng extra income dito. Nagbibigay po siya ng overflows or spillover from the community na minsan po hindi mo alam na bakit ka nagkaroon ng ganyan, sino ba nagbigay dito, kasi wala kang control. Okay, yung extra kasi, sariling effort mo yun. Kung meron ka mai-refer ng mga tao na gustong sumali dito, kikita ka, depende sa slot ng meron doon. Okay, kung sabihin natin ang slot 1 is 0.025 ETH. So, yun po ang kikitain mo. Kada may pumasok dun sa slot 1, yun din ang kikitain mo na papasok 100% din dun po sa wallet nyo. Okay? And then, at the same time, meron din po yung X4 mo. Yung X4 mo kasi yun ang sinasabi natin na yung spillover nga. Pero, hindi po natin control yun. Okay? So, kasi magkakaroon kay anytime ng spillover na hindi mo alam na yun nga, kasi parang grasya siya na from the community na sinishare sa lahat ng mga members. Kung hindi ka member, hindi ka rin magkakaroon ng overspill, okay? So, yun siya, parang yun nga, hindi natin control. Pero may certain circles doon, kasi may dalawang column ng places doon sa X4. Yung pinakadalawang unang column doon, pag ang may mga papasok doon na mga members or mga spillover, hindi pa yun iyo. Parang aakit pa yun sa may pinakamataas na mga higher level position na mga nandito sa Forsage. And then yung babang layer naman doon, may apat yun eh. So yung babang layer yun, yung tatlo doon, 100% naman papasok doon sa wallet mo. And then yung pang-apat doon, parang ano siya, magbibigay ng reinvest, meaning to say what I'm talking about reinvest. Papasok ang taong doon, mag-o-open ulit yung slots. So dito kasi sa Forsage, you can invite as many as you can, unlimited siya. So every time nagsa-cycle lang siya. So parang walang tigil, walang sawa na kung gusto mong i-share yung business sa iba para hindi lang din ikaw ang kumita, at kumita din yung iba. So ganun siya. So tandaan lang natin, yung X3 is your direct invite, and then yung X4 po is yung overspill na hindi na natin control. Okay? So meron siyang mga slots. Yun yung sinasabi ko na meron siyang slots. And the good thing for this is yung technique po na maganda pong sundin, ano po yung mga ginagawa namin, magandang magsimula ka na sa more slots. Bakit? Para
may chance ka malaki yung mga overspill or mga spillover overflows na makukuha mo from the community. Kasi ganito kasi yan. For example, nag-open ka na slot 1, okay? And then, kung nasa slot 1 ka lang, so ang expected po na makukuha mo hanggang slot 1 ka lang din. So yung may mga taong mag-fill in dun sa mga places dun sa baba mo, yun na lang ang makukuha mo, yung 0.025 ETH. Kung nasa ano siya, nasa dollars is 6 US dollar po. Ay, hindi ko na lang muna i-convert kung magkano sa peso kasi natatandaan ko lang yung 6 US dollar siya pag andun lang sa slot 1. For example, ang binuksan mo po is hanggang slot 2. Actually, ang amount lang naman ng pagbukas ng slot 2 is 2,500 pesos. Okay? So, every time na may papasok doon o may mga ma-invite ka sa X3 or sa X4 na mga spillover, that is 12 US dollar. So, yun ang, bali, every time na iba-iba yung mga ano niya slots, iba-iba din yung earnings na makukuha mo. Lalo na din pag nasa slot 3 ka, kasi yung slot 3 is a 24 US dollar ang makukuha mo from X3 and then X4. And pag nag-slot 4 ka, nasa $42 na yun. So, the more pataas ng pataas. Okay? So, huwag ka din na mag-worried kasi anytime ka naman pwedeng mag-upgrade. Okay? If you have enough funds, why not? You can upgrade anytime. Ang important lang is masimulan mo lang. Kasi nga, as of today, yung 5 days ago lang, nasa 100, ano lang yun, 100 plus lang yun ang members nito. And then ngayon, as of today, is 207,000 people na nag-member dito worldwide po. Okay? So, yun kaya, magandang magsimula while maaga pa. Kasi nga, pag dumami ng dumami yung mga members nito, yung spillover mo, yung mga overflows mo, abay, babahan na ng babahayan. Kaya, maganda talagang unahan mo na, huwag mo nang antayin na maunahan ka pa ng iba. Magandang unahan mo na dyan sa community nyo, dyan sa mga area nyo, unahan nyo na. Pwede din ka kung salihan nyo na bago nyo pag-aralan, importante nakapasog ka na, unahan mo na sila. Kasi parang ako din, nung pinasok ko siya, hindi ko rin talaga siya gets, hindi ko maintindihan. So nakuha ko lang siya after 2 days, pero nagulat na ako ng 1 day ko pa lang, hindi ko siya naintindihan, wala pa akong parang kaamor-amor dito. Nagulat na lang ako sa first day ko, meron na akong 3,000 pesos, which wala pa akong ginawa, di ba? So, sa 2 days ko, wala pa din akong invite ni Isa, pero nagkaroon ako na 8,000 pesos and that's really amazing. It's really amazing. Tapos ngayon, nakapag-ano na ako yun, for the 5 days ko, meron akong 16,000 kasi nagsimula na din akong mag-share. And then, yun, minsan nakakatanggap ako ng mga $12 or $24 from the spillover na hindi mo naman talaga alam. Makikita mo na lang doon sa dashboard mo. Meron na mga nagsaslot din na may nagpa-plot na dun sa mga places na yun nga sa X4 na hindi mo naman handle, hindi mo yun control, hindi mo yun hawak. So ganun lang yun. And then kaya nga sa mga nagtatanong na baka ano kasi ma-scam dito, no, hindi ka ma-scam. Siguro ma-scam mo lang yung sarili mo. Kasi nga sabi ko nga na ito kasi siya, diba, naka-blockchain tayo, so safety, 100% na safety yung wallet mo. Huwag mo lang kakong isi-share yung ang wallet mo sa iba. Meron tayong nakikita sa mga online sa Facebook na nakiklik doon ang nagbibigay ng rewards yung first charge, which is not true kasi wala namang binibigay ng ganun ng first charge. So, huwag lang kakong mag-click, magtanong ka sa mga nauna sa inyo para at least ma-aware kayo kung tunay ba yung mga yun, para hindi po kayo mawala ng income dun po sa wallet nyo. So, ganun lang po siya. Kaya nga, huwag kayong matakot dito kasi hindi siya scam. Ikaw kasi ang hahawak. Kung kaya mo naman mag-purchase ng sarili mong Ethereum, bibigyan lang po namin kayo ng guidelines kung paano kayo makapagsimula. Wala po kaming hahawak ang pera. Unless na lang po yun sa iba na talagang hindi pa nila, wala silang mga online banking, hindi nila kayang mag-transfer ng pera sa, sabi natin, magpasok ng pera sa CoinsPH nila. Kaya minsan, may mga kakilala kami. Kami ang natulong na bumili kasi meron ng laman yung mga wallet namin. So, kami ang bibili ng Ethereum, yung ginagawa, ta-transfer na lang namin. Okay, so, ganun lang po. So, yun ang pinaka, ang mga ginagamit lang po dito na application is, kung naka-Android ka, is a Trust Wallet. Okay? Meron kang Trust Wallet. And then, kung ikaw naman ay naka-iOS, kailangan mo lang mag-download ng token packet. Yun lang yun. And another thing na ginagamit dun, yung CoinsPH. Kasi dun nga namin tina-transfer yung pera namin dito kung gusto mo na siyang i-transfer. Tapos pag andun na, actually yung Trust Wallet mo na din yung mismo. Kaso lang,
Ethereum kasi yun doon, hindi mo naman magagamit ang Ethereum kasi gusto mo i-convert into peso. Kaya pinapasok pa namin sa CoinsPH. Tapos, nakikita mo naman minsan pag malaki yung palitan kasi magpapapositive siya doon. So, it's a good time for you to transfer your money. Or kung wala ka naman pake sa rate, eh, anytime, araw-araw mo siyang ita-transfer kung yun ang gusto mo. And, para rin ano dito, i-download mo lang din yung Telegram. Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng notification para hindi mo na kailangang mag-check-check lagi sa wallet mo. O di kaya, at least alam mo kung saan nang gagaling yung pumapasok dun sa account mo. Kasi ba't ka magtataka o makikita mo lang minsan bakit yung wallet mo inanganak na, yung pera mo na andun, di ba? Para alam mo at least kung saan siya nang gagaling. I-download mo lang yung Telegram, yun lang yun. Basta kung mayroon pong gusto na magpatulong for magpaisis, just let me know po, mag-message lang po kayo or mag-PM po kayo. I am willing to guide you. And then, yun nga, hindi kayo ma-scam dito. This is a blockchain network, naka-smart program po siya. And then, nasa cryptocurrency, so safety po tayo dito. Alam ko pong lahat po, halos po sa inyo yung natatakot na sabihin, Ponzi na naman yan, scam na naman yan. No, it's not like that because nasa cryptocurrency po tayo, so network po siya. Wala po sino mang makakapagpigil sa iyo. Para ba itong ano, para ba itong nag-download ka lang ng Mobile Legend? Gusto mo maglaro? Hindi mo naman sabihin, hindi naman pwede sabihin ng sabihin natin ng nanay mo na, ay, huwag ka na maglaro ng ganyan. Pag kako nga ngayon, hindi ka naglaro, pero mamaya pag nakahiga ka na, nasa kwarto ka naglalaro ka pa din. Parang ganun siya na ano, walang makakapagpigil sa'yo kasi dinownload mo na siya. Iyo yan eh. Ikaw nang gagamit eh. So, walang makikialam, walang boss. Kaya nga, pag na-download mo na siya, kung maski saan lugar ka pupunta, so anytime mo na siya pwedeng gamitin. So ganun lang yun. Basta mayroon ka lang trust wallet, download mo din yung, pero pinakauna, trust wallet mo na. O di kaya yung token pocket, okay? So, yung dalawang application na yun ang gagamitin, either kung saan applicable yung gadget na gamit mo. And then, I am willing to assist you. Just let me know. And then, I'm also happy na mayroon akong matutulungan na ma-assurean nito. Kasi nga, nakita ko din yung talagang result niya na talagang kumikita siya. And then, which is, I really feel amazed of this cryptocurrency business. Kasi nga, parang iba talaga siya. Sa ibang mga napasukan ko, isa din po ako doon sa mga, mahilig kasi ako, isa ako doon sa mga risk taker, kumbaga. Ilang beses na akong nagpasok lang ng pera, and then, after 2 days or maybe after 1 week, may biglang nagsara. Example lang natin yung sinasabi niyong kapa, pero hindi naman po ako na under po sa kapa. Pero parang yung mga iba natatakot na siguro. Pero kasi ito siya, ito ang maganda kasi direct sa wallet mo. So next time po napapasok po kayo ng mga business po, ito ang pinakaunang tanungin niyo kung direct ba siya sa wallet. Kasi pag direct sa wallet po, hindi po talaga Ponzi yan. Kasi walang specific person na magsasuggest o hindi kaya magre-request ka pa ng withdrawal kasi ito siya direct into your wallet. Ikaw po ang magmamanage ng wallet mo. Ang kailangan mo lang guidelines kung paano mo po siya gagamitin at then paano ka po magsimula. Just let me know and I will teach you how. Thank you.